given the chance to travel with one person in the past who is not with you anymore, ang hirap doon yung English na English eh, who would it be and why? Yan. Jesters, welcome back to another video na ito na naman, isa na naman pong Q&A. Bilang wala na naman po nga tayong ma-content, Q&A na lang. Guess nyo? Ang original ko ngang dapat na niche ay travel, ay hindi pa nga ho naka-travel. Kaya, i-reminis natin yung mga traveling memories natin. Kaya ako ay nagpa-Q&A on travel sa aking Instagram. Gusto ko lang umoutfit ngayon at related yan sa giveaway natin mamaya. Oo, mga Jesters! Hindi pa tapos ang giveaway. Dami ko pang sponsors eh. Siyempre, Q&A. Pag Q&A, may food. Kasi, you know naman, labang-labang. Kaya, jubis ko na uni ngayon. Meron tayong food. At ito ay pinadala ni The Sweet Life Bakery. Yes! Nagpadala po sila ng mango cream cake. Thank you sa The Sweet Life Bakery. Grabe, alam niyo ba? Picture pa lang ang sasarap na tingnan ng mga cakes nila. At abangan niyo mamaya, may pag-giveaway tayo ng cake. Ay nako, mga Jesters, ang dami kong pahanash. At hindi lang cake, meron din tayong pag-giveaway ng mga clothing item for travel. O, tara na, mag-Q&A na tayo. Pero parang gusto kong tikman to. Sakto. Ay, pusa lang kayo. Saktong-sakto sa pamerienda natin ngayong hapon. Actually, first time ko lang po matitikman ang The Sweet Life Bakery Cake Mango Cream. So, babawas lang tayo. Magbibigay po tayo sa Family Averill. Sabi nila, no preservatives daw to. So, kailangan na natin i-consume. Ay, nako, napakadali. Napakadali naman yung problema na yan. Ito na siya. Tikman muna natin. Thank you so much, The Sweet Life Bakery. Nakaka-influencer yung may nagpapadala sa'yo ng pagkain. And clothes, manginig ka na. Ang sarap! Promise! Sabihin nyo lahat ng masarap sa akin. Hindi talaga. Ang sarap talaga. Walang charot. Lo, ang sarap. Shit. Totoong mango yung nasa taas. As in, fresh mango. Grabe po! Ang sarap po! Thank you so much, The Sweet Life Bakery! Ay naku, mag-Q&A na tayo. Baka maubos ko to. Sabi ni Athena Verde, aking inaanak sa ads. Hi, inaanak! Do you allot an emergency money when you're traveling? Or hindi para stick to the budget? So yes, inaanak, as a poor individual, kailangan talaga ako ay may budget. Ano ako, hindi naman ako sobrang strict, pero na-compute ko na yan. Gumagawa kami ng itinerary with expenses. Tapos, ayun, para at least alam na namin yung pera na dadalhin. Ako, ano talaga din eh, medyo matipid din ako pag-travel. Like, kung doon ako lagi sa mas nakakamura, pinakamurang hotel, pinakamurang activity, mas mura sa ganito, mas mura sa ganyan. Ayun. Sabi ni Ivy Tesorero, isa ka ba pong inaanak sa ads? Ang sisipan niya nga, nakakakilig naman. Mga bagay na laging dala every travel. Ayun, ako hirap ako dyan. Talaga, alam niyo, para wala akong makalimutan, nililista ko ang mga kailangan kong dalhin. Para sure na sure talaga na wala akong may iwan. Tapos ano din ako, medyo over bagel. Lagi akong, ang daming dala kasi natatakot akong maubusan ng damit, maubusan ng underwear, kaya pa sobra-sobra. So, huwag natin kalimutan yung toiletries, tapos yung mga comfortable tayo ng mga damit na dalhin, sapatos, ayun. At syempre, as a vlogger, camera, hindi po natin yan pwedeng kalimutan. Meron pala akong video na what's in my travel bag. So, panoorin nyo na lang yun. Yun yung mga dinadala ko kapag nagta-travel. Sabi ni Kayserine Sheep, Duy, Ganduy, hello, Duy. Sabi niya, choose 3 best trips you had and with whom. Sabi din ni Leo de Ocampo, most memorable
Memorable? Most memorable travel experience. Indochina with me, haha. Oo, te. Kasama yun. Una-una siguro nga talaga ay yung Indochina travel with Lea de Ocampo. Kasi first, ano ko yun, out of the country trip na personal. Kasi yung unang-una kong lipad talaga ay for work, Bali, Indonesia. Yun yung first kong ano, international trip. Tapos hindi ko naman siya na-enjoy kasi nga for work siya. So, kaya sobrang happy ako dun sa Indochina. Gusto ko siyang ulitin talaga. One of the most memorable talaga yun sa akin. Kasi basta, nakakapagod siya pero ang saya. Tapos, next kong favorite ay South Korea. Very, very memorable din. Ang daming naganap. Tapos, sobrang amazed ako sa Korea. Bakit puro international? Sige, tapos, isa sa local, siguro ano, the best. Ano man ayusin na? Batanes! Yun! Shunga-shunga. Batanes with cream dulay. Kasi ang ganda talaga ng Batanes. Sabi ni Dewey uli, given the chance to travel with one person in the past who is not with you anymore, who if, ang hirap doing English na English eh, who would it be and why? Yan. Siguro, si nanay, yung lola ko na yung mauna po noong 2018. Sana bibigyan pa ng pagkakataon kahit mag-travel kami together ng isang beses, parang bago siya mawala, parang yun. Yun yung parang pinanghihinayangan ko na hindi ako masyado nakapag-bonding sa kanya. Kasi parang siguro tinake for granted ko na kasama ko lang siya sa bahay. Tapos yun yung time na travel ako with friends, kung sino-sino. Tapos yung nanay ko, yung family mismo, hindi ko nakakasama sa travels. So kung kayo, kung kasama-kasama nyo pa yung mga lola-lola nyo, kung malakas pa sila, at saka magulang nyo, ay mag-travel na kayo together. Alam nyo ba, sobrang excited ko sana nitong 2020 bago mag-start. Kasi first ever travel ko sana with the family. Magbabuhol sana kami nitong October. Sayang. Yun, hindi natuloy dahil sa pandemic. Sobrang ano na nga ako nun, sobrang looking forward ako nun. Saka goal ko talaga yun na makapag-travel naman kami. Makalipad naman kami as a family. Kasi ang travel lang namin laging LAN, ganyan. Tapos dito-dito lang kasi magastos ko, napakarami. So, ayun na sana yung first namin na domestics lang. Tapos, first time ko sa Bohol sana, ayun, pandemic happened. Tipid tips! Ayan, ang dami ng tanong nito. Sabi ni Pat Benito, tipid tips. Sabi rin niya ni Lea de Ocampo, paano makatipid sa travel? O, laging pinipili ko talaga yung mga pinakamura. As in, pinakamurang hotel, pinakamurang research talaga. Kung saan ang pinakamurang tour, pinakamurang ganyan. Tapos, magbaon ka ng food. Oh, yan. Nung Taiwan, naalala ko, may baon kaming mga breakfast. Para at least, yung isang meal ay, ano, nabawas na sa budget. So, may baon na kaming mga oatmeal, pumiyok oatmeal, pancit canton, yun. Magbaon na rin kayo. Okay lang naman. Bakit? Okay lang magtipid, no? Parang ako, okay lang na matipid sa food ng kaunti. Tapos, para ma-experience ko yung ibang mga experience. Tama ba? Para mas binubuhos ko sa experience. Pero, laging may isang meal na bumbong pao. Gets? Gets nyo? Kware, breakfast yung mga baong biskuit. Tapos, lunch, keri-keri. Tapos, dinner, bumbong-bong. Mga ganon. So, i-plan nyo din ang pagkain. Next, sabi ni Pat Benito, kaya bang i-juggle ang time sa traveling at dating sa lugar na pupuntahan? Yan! Actually, ako hindi ko kaya. Hindi ko pa tinry. Pero feeling ko hindi ko kaya. Kasi nga, as a tipid traveler at as a gustong ma-experience lahat, wala na hong time para makipag-charvan pa, landian pa pag nagta-travel. Pero sana, gusto ko nga nung ano eh, sa mga susunod kong travel, ayoko na yung gipit sa oras. Yung hindi yung susulitin mo lahat, yung get. Sana mahaba-haba na yung mga time for travel, tapos parang isang araw na chichil lang. Sana ganun na yung mga next kong travel. As a tumitita na rin, diba? Eto, sabi ni Rain DG, subscribe kayo kay Rain DG sa YouTube. Nako, ang ganda ng mga videos niyan. Traveler din yan si Rain DG. Saan lugar mo gusto pumunta pagbalik ng lahat sa normal? Una, talaga, ay gustong-gusto ko pumunta sa Japan. Talaga. Ay, Diyos ko. Pag-iipunan ko yan. Parang sabi ko nga, dapat ngayong year, pero dahil nga nagka-COVID and all, edi wala. Naghahanap na lang ako ng mga scholarships training. Para makalibre. Ayun, Japan talaga. Sobrang lalo akong na-fascinate sa Japan nung pinanood ko yung Terrace House. Natapos ko lahat ng Terrace House sa Netflix. Tapos dun ko lalong parang, gusto kong mag-Japan. Ayun din, kasi tinanong din ni Vin, if money and COVID-19 are not an issue,
what's the first place you'll visit tomorrow? Bukas na bukas din, nasa Japan na ako. Yun. Japan talaga. Parang sobrang fascinated ako sa culture nila. Sabi ni Rain DG, gusto ko may mga number pa yung question niya. Number 2. Ano ang pinaka-paborito mong souvenir na nabili mo sa mga biyahe? Ang pinaka-paborito mong souvenir talaga ay sa Korea. Ang dami ko dong napamili na ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Itong jacket na to, yan. Diba, parka siya na green, tapos nabili ko lang siya sa Ukayan, sa Korea, sa isang station. Tapos as in, gamit na gamit ko siya. Alam ko nakikita niyo yung lagi sa Instagram. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naliluma. Sabi ni Laku at Sheila, nakakatawa tong question niya. Favorite hotel, toiletries, na inuwi mo. Favorite kong mag-uwi lagi mo ng mga shampoo. At saka conditioner, saka lotion. Kasi magagamit pa siya. Saka pag may mga overnight, madaling bitbitin yun, di ba? Pero alam mo yung pinakasulit na ang daming magagandang toiletries, Sofitel. Hindi po ako nag-Sofitel na personal for work yun. Pero grabe, ang ganda ng mga toiletries nila. May mga pouch pa. As a timawa, kinokole ko po yan. Po tayo nakakain. Wait lang. Okay, pero ang sarap talaga po mga ka-justers. Okay, sabi ni Salazar Josa, gold destination before you die. Dahil ang dami ko na yung napanood, Iceland. Ay, Diyos ko, Lord. Pag nakapunta ako ng Iceland, talaga, Lord, pwede na ako mamatay. Doon yun na ako inunod sa yelo. Oo, sobrang... pero yung Iceland talaga yung ma-experience mo na yung sobrang lamig. Saka yung Aurora Quezon City. Aurora Borealis. Yun, yun talaga. Pag nakita ko yun, okay na ako. At saka pala, ang dami! Lately din, ngayon ko lang na-appreciate. Ngayon ko lang nagustuhan Africa. South Africa. Ang mga kahayupan doon, ay Diyos ko. Sabi ni Salazar Josa, what's one thing about traveling that you miss the most? Yung pagpunta sa airport. Di ba parang pag sa airport pa lang, oh my God, lilipad ako. Kahit domestic yan, kahit for work, bet na bet ko yung airport. Di ko alam kasi parang doon ko na ano na aalis ako. Get? Sobrang, ayaw ko kasi mahilig ako gumala. Kahit na for work yan, pag travel, baya pupunta ako dyan. Gusto ko yan. Kahit na may mag-work lang ako dun. Lalo na kapag hindi ko pa napupuntahan. So, ayun, nasa airport pa lang ako, ang saya ko na. Parang gusto ko yung feeling na, let's go. Tara na. Lilipad ako. Ganun. Mas bet na bet ko yun. Sabi ni Salazar Josa, anong pinaka-engot na nagawa mo in a foreign land? Parang ang dami. Just Korea. Nalasing kami yung last night namin. Parang ang ingay-ingay ko nun. May video ko nun, hindi ko na in-upload. Ang ingay-ingay ko, kuda ako ng kuda doon sa kalye ng Korea. Sabi ni Julie, what's your favorite place so far? Julie, my best friend. Hello, Milk Titos. Alam niya na. International favorite ko talaga ay South Korea talaga. Alam niyo ba, nung pumunta ako ng South Korea, hindi pa ako fan ng mga K-drama at saka ng mga K-pop. As in, wala akong alam. Ngayon kasi, Blink ako, gets? Blink, BTS, mga EXO, ganyan. Medyo alam ko na sila. Tapos K-drama, Reply 1988. Alam niyo yan. Ang ganda niya, nung nandun na ako, dun ko na-appreciate. Alam niyo, after na, nung naka-uwi na ako, naging fan, sayang kung fan na ako ng mga K-drama, na appreciate ko yung mga pinuntahan namin na ibang lugar, ng K-pop, ganyan. Pumunta kami kaya sa YG, sa SM, Entertainment, yung mga ganun, sabi ni Judy. Have you ever had an accident, misfortune while traveling? How did you counteract it? Iba ka eh, mga tanong mo, counteract. Ako, hindi naman ako yung nata-misfortune. Yung friend ko, si Katarina, eto, nag-Korea kami, naiwan niya yung phone niya sa subway, sa tren. Gets, sobrang parang ako din na-stress kasi may mga pictures ako doon. Parang gets, parang ako kumawalan din ng phone, hindi ko kaya, gets? Kasi andun yung mga pictures, andun yung mga lahat, ang hirap mawala ng phone. So, te, alam nyo ba, ang galing talaga sa Korea, na-contact agad nila, naisa-oli agad sa station, get? Sobrang bilis nung action. Kaya okay mawalan ng phone sa Korea. Ayun, medyo na-stress ako noon for a moment, na parang may hinahabol pa kami noon na oras eh. Tapos nawalan pa ng phone si Katarina. Katarina ha, shoutout. Okay, sabi ni Vin, medyo mahirap to. Ba't ako ganito na ganito? Baka sabihin nyo, napapakita ko. Sabi ni Vin, would you rather visit the 81 provinces in PH or one destination each
in all Asian countries and why? Bakit mo ako pinahirapan? Wah, kala mo totoo. Kung totoo to, ang saya nung hirap ko ha. Siguro ano na lang ako, one destination each in all Asian countries. Why? Siguro kasi, medyo nililista ko na rin kasi yung sa Pilipinas. Medyo nasa kalahati na ako. So marami na rin akong napuntahan na magaganda talaga. Nakapunta na akong Batanes. Parang okay na yun eh. Yun na yung Rurok talaga. Siguro pinakamaganda para sa akin sa Pilipinas. So sige, dun tayo sa one destination each Asian country. Bes, sino pang tatanggi doon? Gets? Yun na. May mga sponsor ba dyan? Comment lang below. Chos. Sabi ni Vin, oh my god. 5 songs that are always part of your travel playlist plus points kung kay Mariah song. Wala akong ano, fix na itong music na to. Ganyan. Alam nyo ba ngayon? Before, may mga playlist talaga ako. Ganyan kasi puro podcast ako. Kung magumawa kasi ako ng playlist per year, like 2018, 2019, doon po kinokulate yung mga nagugustuhan ko per year. Kahit luma na yung song, basta ngayon ko na-discover, doon ko nilalagay. So yun, yun yung akin mga songs. Kung kay Mariah, hindi ko masyado kasi magagalit ko sa akin. Ano nga, sorry, wala akong mga masyadong songs si Mariah sa playlist ko. Sabi ni Mizzy Alihan, hello Mizzy, thank you pala kay Mizzy kasi siya ang mag-connect sa akin kay Sweet Life Bakery. Thank you Mizzy. May playlist ka ba or specific song so related kay Vin na pinakikinggan kapag nagta-travel? Ayun nga, ano talaga, per year yung playlist ko. Pero may time na parang puro local yung pinapakinggan ko, local indie yan. Tapos pag gumawa ako ng video, yun din yung gagamitin ko na song as background music. Ngayon wala talaga. Pero minsan depende rin sa place. Like kware, yung Taiwan, ang playlist ko dun sa aeroplano ay Meteor Garden, yung ganon. Depende sa mood. Thank you, Mizzy, again. Eto. Sabi ni Lakwat Sheila, favorite airport. So far, favorite airport. Sa Pilipinas, ha? Shout out to Iloilo. Ang ganda ng airport nila. International Singapore. Kasi di ba ako nakapunta ng Singapore, pero best airport daw yun. So soon, alam mo na, Singapore. Sabi ni Aizen Barleta, hi, Aizen! Dream country to visit outside Asia. Top 3, please. Yun nga, Iceland, Africa, at saka Europe. Yung country ba yun? Euro tour yan. Iceland. Pero ang Iceland nasa yun. Iceland ba nasa yun? Basta yun. Iceland, South Africa. Ben, laki ng South Africa. Basta yun siguro by continent na lang tayo. Ayan, maganda to. Personal. If we'll be on a trip together, sabi rin ni Aizen. Saan tayo punta? Ha? Humanda ka sa pictorial. Aizen, Japan na lang. Doon muna ako i-photoshoot. Japan. Gusto ko yun. Doon tayo pumunta, Aizen. Kita, kids. Just most interesting food item tried while on a trip, sabi rin ni Aizen. At marami nagtanong nito eh. Sabi rin to ni Ate Joy Vitre, have you ever tried exotic foods in your travels? If yes, share your experience. Ako talaga ang best so far ko na food trip na exotic, kakaiba, na natuwa ako, ay Thailand. Ang dami nilang mga food na kakaiba. Lalo na dun sa Khao San Road, yun. Hindi ko ma-specify kung ano yun yung tikman ko. Basta may insect ata ko na-try din doon. Bulate, ganun. Sakto lang naman, lasang mani. Oo, hindi siya yung talagang kadiri, ganun. Sabi ni Aizen, share a weird travel experience. Sige, kukwento ko to. Si kami ni Melba, nag-Indochina kami. Nandun kami sa Basta sa border ng Cambodia at Thailand. Mga te, nakasakay kami sa na bus. So, kailangan namin bumaba para mag-cross ng border. Tatatakan yung air passport. Ganyan. So, parang si Melba lang yung pinababa ko kasi natatakot ako sa mga gamit namin. Pero, kailangan pala bumaba kami. So, bumaba kami. So, ayan, nakalagpas na kami. Cambodia na. Pagdating namin sa Cambodia, biglang tumigil. Kasi, pinatugtog yung national anthem ni Cambodia. Di kami nakatigil kami. Ganyan. Tapos, edi nakatigil na. Sa unahan ko si Melba. Tapos nakita ko, nakatingin lahat ng tao. May isang parang homeless na syempre ang dungis ng damit niya. Naglalakad, siya lang yung naglalakad. Tapos pumunta siya kay Melba. Sinumbunutan niya si Melba. Hinalo niya yung buhok. Tapos akala ni Melba, ako yung nanggalan sa kanya. Alam mo yung gusto ko sanang pigilan kaya ng national anthem. Tapos, parang paglingon niya, akala niya ako, galit na galit siya sa akin. Eh, nakita niya ay, parang homeless nga na babae. Tatakbo kami dalawa, gets? Yun yung nakakatawang experience namin sa Cambodia. Ang saya. Melba, shout out.
Sabi ni Karen Giselle, where's the one trip you want to relive and why? Siguro kung may isang trip na gusto kong balikan, Bali. Kasi nahihinayang ako na hindi ko siya sinulit. Parang feeling ko hindi ako na makakabalik ng Bali ng ako lang, ng pera ko. Sana sinulit ko na. Ako inon ituod-tuod pa. Pagkatapos ng event, nasa hotel. Kung ako ngayon yun, be, pagkatapos ng event, Larga City, nagpinarty-party ako doon kahit ako na mag-isa. Yun, nahihinayang ako. So gusto kong balikan yung Bali. Kung uulitin, bobongga ako sa Bali. Sabi ni Irish Ann, hi Irish Ann, saan pinakamasarap mag-food trip? Local, Binondo, Binondo number one. International, Taiwan number one. Taiwan talaga, ang sarap ng food trip sa Taiwan. Sabi ni Carla P.S., travel OOTDs, do you travel in style for your gram or do you consider comfort? Ako, kinoconsider ko ang comfort plus style. Wow! Yung ano, kahit na pumaporma ako doon, i-comfortable pa rin siya. Gets? So ako talaga, kung promise, no joke, ang mga damit ko lagi pang travel ay from Shop Trendy PH. Abangan ng giveaway after ng video na ito. Oo, promise. Para kayo din, makakuha kayo ng mga damit and clothing from Shop Trendy. So yung mga suot ko sa mga travel ko, ayan sila. Ayan. Ayan, lahat yan parang Shop Trendy. Kasi ako pang nag-travel, short shorts, dress lang. Tapos, isang white shoes, yun na yung suot ko. Kasi diba, ang white shoes, bagay sa lahat. Ito yung isang suot ko. Dahil wala lang, nag-i-inarte ko ngayon. Dahil hindi ko na nasusuot. Ay, from Shop Trendy. So, at ito na ang hinihintay nyo for our giveaway. So, we will have 4 lucky winners na naman. 4 lucky jasters na naman po. Ang unang-unang jaster na mananalo, lucky commenter dyan below, ay mananalo ng isang cake from The Sweet Life Bakery. Chow! Oo. Bibigyan kayo ng cake ni The Sweet Life Bakery. Kayo yata ang pwedeng pumili kung anong gusto nyong cake. Thank you, The Sweet Life Bakery, sa pag-giveaway nyo sa mga jasters. And 3 lucky winners of Shop Trendy Clothing. So, kayo na bahala mamili. May worth 500 pesos each. Madami na kayo mabibili doon kasi very mura, affordable lang ang mga clothing item kay Shop Trendy. So, ano pang una nyong gawin? Una nyong gawin, syempre, subscribe to my channel kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko. Pangalawa ay like nyo ang The Sweet Life Bakery sa Facebook at ang kanilang Instagram na bakeshop.ph. Ang happy ko para sa mananalo kasi ang sarap talaga, promise. Number 3 ay i-like din po natin ang Shop Trendy PH Instagram at ang kanilang Facebook page na Trendy Boutique Shop. So, nandyan lahat yan, link below. So, chine-check ko yan. Kung hindi nyo ni-like ka, hindi mo ni-like ka, comment ka ng comment. At comment down below your name, address, at kung ano ang next travel destination nyo. Saan yung gustong next din pumunta? Comment nyo nga dyan. Titingnan ko para maring yung mga hanap ako dyan. Ililista ko na. Pag natapos ang pandemya, kita-kita tayo dyan. Ha? Sige, comment mo na. Yan. Pag natapos mo comment. Ayun lang. Thank you for watching. Sana na-enjoy nyo to. Sobrang grabe. Gustong-gusto ko na rin po mag-travel. Ako'y kating-kating na rin. Kaya lang pandemya. Para din safe ang lahat, ay mag-stay na lang tayo sa ating munang bahay. Ay, tiis-tiis muna. Para at least mapahinga rin ang wallet. Mapahinga rin ang sarili. At balik-balikan nyo na lang muna ang mga travel videos ko. At ako din mismo, alam nyo, na-realize ko, buti na lang nag-video ako. Kasi, gets, kunyari, hindi na ako makatravel uli ever. Dahil sa pandemya. At least, nagawa ko yun, napuntahan ko yun. Gets? Pero sana matapos na talaga yung pandemic para makatravel na tayo ulit. Thank you so much for watching. Thank you sa mga sponsors at mga nagko-comment. Please subscribe and join the giveaway. Bye!